Ang nakaraan, nabigla si Franz sa sinabi ng lolo niya. Lolo, alam kong pinagkasundo kayo ng lola, pero uso iyon nung panahon niyo. That was then, and hindi na ngayon. Maliban na lang kung insect tayo para sumunod sa tradisyon. Fortunately, we're not Chinese. Pabulong niyang idinugtong ang huling sinabi. Kumislap ang mga mata ni Sr. Agustin nang mabanggit niya ang nasirang asawa nito. He flashed a lazy smile through his lips. Love was not necessary for both of us to find happiness. Natutuhan na lang naming mahalin ang isa't isa. And believe me, minsan man ay hindi kong ginawang pagtaksilan ang lola mo. At ikatuwirang ipinagkasundo lang kasi kami, saad ni Sr. Agustin. Lolo, I can understand that an arranged marriage work then. Pero hindi ibig sabihin nyo, epektibo pa rin ang ganung paraan ngayon. Hindi ko kayo gustong ma-disappoint, pero hindi ako makakapayag na gawin akong asawa ni Michael. At sigurado na rin akong hindi siya papayag sa ganoon. Tumiim ang mukha ni Sr. Agustin. May ilang sandali, nagalawan ang face muscles nito, sanhi ng disgusto sa narinig. Isa iyon sa mga bibihirang pagkakataon na hayagan siyang kumontra sa mga desisyon nito. Nabigla ka sa ideya ko, hindi ba, Franz? Pagkuway-wi ka nito. I want you to consider this. Huwag mong i-reject ang ideya na magpapakasal kay Michael. Dahil lang iniisip mong old-fashioned iyon. Lolo naman! Laglag ang mga palikat niya. Kailanman ay hindi niyang ginustong tumanggi sa mga nais nito. Her grandfather always decided for her. At tiwala siya sa mga desisyon nito. Paano na lang si Michael? Surely, mayroon din siyang sariling mga plano. What if... Ikinumpas ni Sr. Agustin ang kamay para patigilin siya. Gaano kadalas ba akong humiling sa'yo? Tanong ni Sr. Agustin. Not often. Buntong hininga niya. Alam niyang ginagamitan siya nito ng emotional blackmail. Hindi niya itinago ang pagsimangot. Sa pamamagitan man lang yun ay maipakita niya ang disgusto na unfair tactics nito. Then, consider Michael as your husband. Nagliwanag ang mga mata nito. The two of you will have such a beautiful children, I just know, saad ni Sr. Agustin. Nakagat naman ni Franz ang ibaba niyang labi. Alam niyang wala nang makapagbabago sa tinurang iyon ng kanyang lolo. Promise, I'll think about this. Tanging sagot ni Franz sa kanyang lolo. Oh, nakapag-desisyon ka na ba? Tanong sa kanya ni Sr. Agustin na sumunod na umaga. Wala siyang ideya kung nakausap na nito si Michael. Mula nang ukati nito ang tungkol sa pag-aasawa niya ay hindi pa rin ito nagbabanggit ng kahit ano. Para bang may karapatan akong tutulan ang gusto ninyo? Anyang pabulong subalit, sadyang malakas para umabot sa pandinig ng kanyang lolo. Yes or no, Franz? Anitong sumeryoso ang tingin. Pabuntong hininga siyang sumagot. Lolo, hindi kasing simple ng oo o hindi lang sagot dito. Pinagdesisisyon niyo ako ng isang bagay na panghabang buhay. Diyos mio, wala pa halos 24 oras, bulaslas pa niya. Hindi lang niya tahasang masabi dito na hindi niya gustong pakasalan si Michael. Kahit na nga ba willing itong magpakasal sa kanya nang hindi ito nabibigyan ng sama ng loob. Anong mahirap doon? Either you marry him or not. Galit na saad ni Sr. Agustin. Hindi ko maintindihan, Lolo, kung bakit gusto niyo akong ipakasal sa lalaking iyon. Anyang mangiyak-ngiyak siya. Bakit hindi niyo ako hayaang pumili kung sinong gusto ko? Tumiim ang titig ng senyor. Do you think I don't know about Luke, Franz? Hindi pa ako ganoon katanda para maikubli sa akin ang mga bagay na may kinalaman sa'yo. He's nice, bagamat nagulat siya sa revelasyon nito ay nakuha niyang sumagot ng depensa. You call him nice? Sa kabila ng
pagtatangkanyang samantalahin ang kainosentihan mo? Most of the young men today are like Luke. Kaya si Michael ang gusto ko para sa'yo. O kailangan ko pang ulitin ang mga dahilan. Hindi niya itinago ang pag-irap sa ganung paraan man lang niya maiparating niya rito na hindi niya magugustuhan ang pakikialam nito. May ilang sandaling na mayani ang katahimikan sa pagitan nila. Sa huli, siya rin ang unang nagsalita. Did you ever try to arrange my father's marriage? May lumambong na lungkot sa mga mata nito bago umiling. No, your father was more stubborn than you. Ang gusto ay hindi pinakikialaman. He always said they were in love at karapatan nilang mamili ng makakasama sa buhay. But look, what happened? He fathered you out of wedlock. Ang ina mo ay hindi ka man lang naaalalang silipin dito at pakibalitaan. Kaswal na binitawan iyo ng matanda, subalit nasaktan pa rin siya. Franz, I don't mean offense. Kung mayroon mang maging magandang resulta, ang katigasan ng ulo ng iyong ama ay ikaw yun. I can never imagine what my life would be kung wala ka. Namasa ang kanyang mga mata. Lolo, I love you so much. And I have everything in me that would disappoint you. Pero hindi ko maisip na pakakasalan ko si Michael. At hindi ko rin mapaniwalang susunod siya sa gusto mong mangyari. Matagal bago nakakibo si Senior Agustin. Itinuon nito ang atensyon sa almusal na halos hindi magalaw sa labis nilang pag-uusap. Siguro nga ay matanda na ako. Pinipilit kong ibalik ang nakalimutan ko noon. Malungkot siyang ngumiti. Lolo, hindi naman ganoon sa tingin ko. Siguro, iha, maiintindihan ko ang punto mo kung ipaliliwanag mo sa akin ng mabuti. What do you want in a husband? Saglit siyang natigilan at nang anong sasagot ay iniwasang makasalubong ang mga mata nito. Honestly, hindi ko rin alam. Romance? I suppose. Romance, mahinay na ulit ito sa itinuko niya. Tila may pinipigil itong ngiti sa mga labi. And what do you exactly mean by romance? Well, ano kaya ang isasagot ni Franz sa kanyang lolo? Abangan natin ang susunod na kabanata.